in due time. Siguro mga leave it mga last month of I will personally name the candidates and maybe what's wrong with them na kailangan malaman ng tao because you are electing a president. Sino yung pinaka-corrupt na kandidato? Hindi ako na mamulitika. I'm talking to you as your president. There are things such which you must know sa aking trabaho. And ito, kailangan ilalabas ko kasi we are talking of elections. We are talking of our country and the next rulers, so to say, so to speak. Meron dyan, Jose, talagang hindi pwedeng maging presidente. Meron naman dyan ang presidente pero masyadong corrupt. Kala lang kasi ng mga tao malinis pero yung mga nag-transact sa business sa kanya, official business, pati yung mga Chinese nagreklamo na masyadong corrupt daw. Kaya naghihingi sa kanila, sabi nang kung may magawa ako. Sabi ko, ang magawa ko is to charge him for corruption. It could be under the revised penal code. It could be under Republic Act 39, yung Corrupt Practices Act. Nakita ko. Hindi ako nagsabi na magmakarunong ako. Observation, makita mo man. Parang tao nakainom, malaman mo na medyo sumobra siya sa limit ng botilya na kaya niya. Tapos mag-away, tapos magtapang, magsalita, masakit. Kala mo may utang, kala niya may utang yung tao sa kanya or sa bagay. Opportunity comes your way, you jump on it. Maybe it's your destiny to be a president of a republic. Pero ito, bahala na kayo. If you want to believe in me, if you still believe me, I will tell you. But if you reject it, o ayaw ninyong maniwala, ang masasabi ko lang, bahala kayo. Total, it's your country. It's not only mine. And kailangan may malaman kayo na alam ko na hindi ninyo alam because alam ko. Why? Because I'm the president and I get all informations from everybody. And not only that, from personal experience. Kasi maraming tatanong, bakit ako hindi nagsasalita? Maaga pa eh. Gawain lang nilang pulutan yung kalaban. Tapos, siyempre, ako yung reference point nila. Pati ako madali sa ano, sa galit o sa ano, mahirap rin yan. Sige, ayaw ko ng away eh. Pwede akong maghanap ng away, mag-retire na ako, tahimik na yung buhay ko. Pero I feel that there are things which I would have to reveal to the Filipino people because it's my job to tell the truth.